Oh, mga pre, share ulit ako pero tungkol sa electrical ulit. Ang i-share ko ay kung paano natin malaman kung ito ba ay reversible or non-reversible yung tungkol sa circuit breakers natin. Samahan niyo ako para marami tayong matutunan ulit. Oh, dito sa circuit breaker na to, tignan niyo yung papasukan ng wire o kaya yung busbar. Diba? Ganito siya. Or ganon din dito, parehas lang. Pwedeng-pwede siya sa taas or sa baba. Yan, oh. Oh. Tapos, ihigpitan na lang na ganyan. Oh. Tapos ito, ganon din dito. Yan, oh. Ganyan. Tapos higpit. Oh. Kaya lang, tignan nyo itong breaker na to. Pag on, mahirap. Yan, oh. Yun. Pero pag off mo siya, oh, ang daling mag-off. Ibig sabihin, yung tayo niya, ganyan. Kasi sa akin, yung on, pataas. Yan. Tapos yung off, pababa. Yan. Oh. So, ngayon, dahil sabi ko nga, tignan nyo ito, tapos ito, parehas. Kaya subukan natin yung entry sa taas muna. Tapos pag natapos natin na tinest, doon din sa baba. Yan. Pasok ko yung wire. Yan. Iwinayering ko siya ng line to line. Pero line to ground yung power source sa amin. Yan. Yan. Line to line siya. Yung pasok ng wire line to line. Kasi dinaan ko sa breaker na dalawa. Ito sana yung para sa hot. Tapos ito yung sa neutral. Hindi dapat nakapasok sa breaker. Jajamper sana. Pero dahil ititest lang natin kung pwede ba yung pasok ng entry sa taas o kaya sa baba. Or pwede ba yung line side yung taas tapos load side sa baba. Or pwede ba kayang line side sa baba tapos load side sa taas. Yan. Yan yung susubukan natin. Ngayon, gamitan ko ng 2-pole na busbar. Yan. Oh, ngayon isaksak na natin. Yan. Live na yan. Ngayon gamitan ko ng lamp tester. Pag umilaw ko, pwede sa taas. Dapat iilaw to. Line 1, line 2, di ba? Yun, pwede siya. Di ba? Oh. Oh, ngayon baliktarin natin. Baliktarin natin siya. Ang entry natin sa baba. Kaya baliktarin natin.
usog ko dito. Yan. Kasi may butas dito eh. Yan. Tapos yung tupol na busbar, kasi line to line yung pinag-wiring natin sa pasok ng power entry. Yeah. Yung para sa linya ng mga branches, busbar. Assume natin ito yung main breaker natin. Oh, ngayon pwede na nating i-testing ulit, sasaksak natin ulit. Para magkaroon ng power, yan. Saksak natin. Pag umilaw to, ibig sabihin reversible siya. Yeah. Line 1, line 2 ito. Yun. Oh, ibig sabihin, okay siya. Oh. Simple lang naman para malaman niyo yung reversible. Kasi pag tignan mo to parehas oh, sa dito. Kaya ibig sabihin, pwede siya. Kasi pag i-compare mo dito ay, dali, alisin ko muna to. Pag i-compare mo siya dito kasi, diba, breaker yan. Yung mga marurunong sa electrical, maiintindihan to siguro. Kunyari ito yung main mo, ang pasok ng wire dyan. Ibig sabihin, yung line side, dito siya. Ito na parte. Oh. Ngayon, yung load side, yung dito, yung nakadikit dyan. Load side. Line side, load side. Ngayon, pagdating sa mga branches, ito na siya, ito yung branches. Yung line side, dito ngayon siya. Yan. Tapos yung wire na papasok dito, ito yung load side. Oh, kaya lang, pagkakaiba nila, pag tingnan mo to, sabi ko nga, ito parehas dito. Pero pag ito ay, pag alisin ko to, pag tingnan nyo, magkaiba. Yan. Diba? Dito yung wire, ito yung sa busbar. Hindi pwede siyang baliktarin na ito yung busbar tapos ito yung sa wire. Kasi nga, 'di ba? Magkaiba sila oh. Oh. Ibig sabihin, non-reversible ito. Yan. Pero pag i-analyze mo kung parehas sana ito sa doon, yung kapit ng busbar tapos yung pasukan ng wire, pwede siyang reversible. Kasi sabi ko nga kanina, 'di ba? Yan. Yan. Kasi, kunyari, ito yung main mo, pasok ng wire dyan. Yan o. Sa may, kwan, screw. Pero dito, yung inipit yung busbar. Diba? Yan o. Inipit niya yung busbar. O. Pasok. Line side. Pagdating dito, load side. O.
Pero pagdating sa branches, yung line side, yung ganito ng main. Diba? Load side siya dito. Pero pagdating dito, line side. Tapos ito yung load side. Kaya lang hindi siya pwedeng reversible. Non-reversible siya. Oh, siguro okay na yun na tungkol sa reversible tapos non-reversible. Abangan nyo ulit yung mga susunod na video ko tungkol sa electrical para mas marami tayong matutunan.